Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. So ako muna mag-isa ang magsasalita ngayon ha. Ako muna ang magkukwento ng mga ganap-ganap namin, mga nakaraang linggo, mga nakaraang araw. Dahil si April ay medyo busy dahil medyo maraming ginagawa ngayon. No? Yun, kaya ako muna ang magsusulong magsasalita ngayon. So magkukwento lang muna ako ng kaunti ng mga nangyari. Kasi bali nung January 15, nagpunta kami ng Candaba, Pampanga. January 15, 2021. Dahil nakipag-usap kami, kasama ko si April noon, nakipag-usap kami sa mga head teachers ng elementary and high school sa Candaba, Pampanga. Ngayon, ba't kami nagpunta doon at nakipag-usap sa mga head teachers? Ngayon, meron kaming sponsor or talagang sila mismo yung may project nito at kami lang naman ni April yung anong tawag doon? Parang nasabihan or nakipakiusapan ba na maghanap ng mga pwedeng tulungan na estudyante. Unang-una, kaya siya sa Candaba, Pampanga, yun yung napiling lugar. Dahil talagang taga dun din naman yung mismong gustong tumulong. At yun ay sila Ninong Rading Eric Mendoza at si Ninang Glenda Mendoza. So ngayon, nasa sila? Dun nakatira sila sa Louisiana, USA. So dun meron silang company. Dun talagang yung business nila. Meron sila doon towing company. At galing din, sabi nga nila na galing din kami sa hirap, pinaghirapan talaga nila kung ano man yung meron sila ngayon. At gusto lang din nilang makatulong sa mga taong naghihirap, na gusto rin naman at nagsisikap, diba? Na gusto rin makatapos sa pag-aaral. Kaya, yun nga, estudyante yung pinakang unang gusto nilang matulungan. Hindi lang naman sa estudyante sila natulong. Actually, marami pa sila. Marami na silang natulungan na tao. Hindi lang ngayon sila tumulong. Ngayon, yun na nga, nakipag-usap kami ni April noong January 15 sa mga head teachers. Nagbigay na kami ng survey or questionnaire para dun sa mga estudyante. So, sa isang school, ang high school kasi doon is 11 high school. Yung school mismo ha, 11 yun. At kukuha ng isa lang kada school. At sa elementary naman, 15. Ito yung Candaba East Elementary Schools. So, tag-iisa lang din doon. Bali, 15 yun. Plus yung 11 na high school. So, bali, nasa 26 yun. Ang plan kasi is 30, 15 sana sa elementary, and then 15 din sa high school. Pero kasi nga, Candaba nga muna yung pinakang priority na matulungan, i-11 yung high school. So, hindi pa sure kung madadagdagan namin or madadagdagan nila ni Ninong at ni Ninang na maging 15 din yun. Kasi meron pa silang katabing mga lugar. So, hindi ko pa sure kung isasama yun or sa elementary na lang kukuha. Kasi ang kinuha is elementary east yung sa Candaba. And then, yun na nga, nakipag-usap na nga kami doon at naibigay ko na yung mga questionnaire or survey. Pipili kasi sila ng 5 sa estudyante. Sa lahat ng estudyante, every school, ay pipili sila ng 5, parang yun yung candidate, pero isa lang din ang kukunin doon. Kasi parang, syempre, kailangan, yung sigurado tayo doon sa mapipili. Kasi hindi lang naman to. Hindi kasi siya scholar na masasabi na every month may matatanggap si estudyante. Hindi. So, isa rin tong way para maging independent din siguro sila sa mga parang matitreasure or ano bang tawag dito. Mapapahalagahan kasi nila yung ibibigay sa kanila. Para kasing hindi ito yung laging naririnig natin na scholarship. Every month may matatanggap ka. Ito, once lang nila matatanggap. Parang ang gagawin is magiging puhunan nila. Or meron nga kaming questionnaire, anong gagawin mo dun sa matatanggap mo? Kung ikaw ang mapipili, di ba? Anong gagawin mo dun sa ibibigay sa'yo? So, yun, kung gagawin mo bang puhunan. So, mas maganda kasi pag napalago, mas okay. Kasi parang ang gusto ngang mangyari is yung tulong na ibibigay, makakatulong sa'yo hindi lang isang beses, kundi hanggang sa makatapos ka na ng pag-aaral mo. Kasi kung ibibigay sa'yo yung halaga na ito at mapapalago mo, yun na rin yung makakatulong sa'yo na pangtusto sa pag-aaral mo. Yun nga, no? Kaya hindi naman kailangan namin yung matalino. Ang kailangan namin, yung talagang gustong makatapos, matyaga, medyo kapos talaga sa pinansyal, dahil nga, di ba syempre, pagka gustong-gusto mong makatapos, talagang mag-iipon ka or magsisikap ka para lang matustusan mo yung pag-aaral mo, di ba? So, syempre, kailangan din natin si parents doon. So, meron kaming question dito na para sa estudyante at para sa magulang. Yun. Ngayon,
nag-usap nga kami, Wednesday, Thursday, ipapadala nila sa akin yung mga questionnaires. So, eto na nga yun, natanggap ko na siya ngayon ay Friday. Ano bang date ngayon? 22, January 22, dumating din sa akin. So, kahapon nila ito pinadala, dumating din naman sa akin agad-agad ngayon. Kaya, nag-video na ako, no? Eto siya. Eto yung from Pasig National High School, Candaba, Pampanga. Ayan. Yan siya. Dito na nakalagay yung, bali 11 schools to, na taglilima sila. Kada isang school, 5 ang estudyante na nandi dito. So, ang ginawa namin ay, sana ito talaga yung mangyari, no? Dahil, ang plan kasi namin, yun nga, pumili na lang kasi sila ng 5, pero isa lang ang kukuhanin. Ngayon, dito sa lima, every school, ay isa-survey kasi namin to, para malaman namin, di ba, kung ano yung lifestyle ba nila, kung ano yung estado ng buhay talaga nila, para hindi rin magkamali tayo ng desisyon kung bakit yung batang yun ang kukunin natin or kukunin namin na maging beneficiary. At syempre, halimbawa man na maging okay yung estudyante na yun, baka sakaling magkaroon pa siya ng bonus. So kung halimbawa napalugo niya yung pera, di ba? O di pwede siyang mabigyan pa ng another puhunan, parang ganun ba? Ngayon, so eto na nga yung sa high school, and this is from ano na to? Ano ba to? Bahay Pare Elementary School, kasi sa kanya yung naka-address. Pero ito ay mga sa lahat ng elementary. Ayan, lahat ng elementary schools na doon. 15 to, taglilima rin to. Yan, ito kasi ay, kasi nasa ibang bansa nga si Ninong Eric and Ninang Glenda. So hindi nila to agad mababasa ng eto na siya, no? Ito ay i-scan ko, ipapadala ko sa kanila. Yun nga, nag-request na rin ako na kung sakaling pwede ba na may picture na nung bata at may picture na nung parents at saka yung bahay or yung bang kung sitwasyon ba nila, ganun, para makita na rin namin. Para kahit pa paano, meron na tayong idea para doon, ano? Ngayon, eto, i-open ko lang ito. So, eto yung elementary at eto yung high school. So, i-open ko lang to para at least makita nyo lang yung ibang ano, no? Tapos, ipapakita ko na rin sa inyo yung time na nagpunta kami doon sa school mismo noong January 15. So, eto yon ha? Bago ko i-open to, eto muna yung video. Yan. Yan, nandito na tayo sa bahay para elementary school. Para po dun sa mga bata. Bali sila po yung mga school head po ng mga elementary po dito sa buong opo. So sila po yung napili na pwedeng makakuha tayo ng isang beneficiary na mabibigyan po noon mabibigyan ng kuhunan kumbaga po ano na mapapalago. Sana po ay mapalago ng estudyante, no, first school. Yun nga, binigay natin yung questionnaire. So siguro by next week, mga Thursday po ay marireceive natin yung yung questionnaire, yung mga may sagot na. No, kasi ang sasagot ay, opo yung survey, ang sasagot kasi dun ay yung student and yung parents nila. So, kung alam man po ang available na magulang na sumagot, di okay lang naman din po. Ano? So, yun lang at iintayin na natin yun dahil after po, naglima po kasi yun, isa lang din po ang makukuha natin doon. Tulad nga po nasabi ko kanina, si Ninong Eric and Ninang Glenda Mendoza po ang pipili din sa isa. At after po noon, ay i-visit po yung para mag-ocular po, para din siyempre makita yung lifestyle ng estudyante o nung pamilya ng bata. At yun lang, at sana po ay mapalago. Yun lang po, tapusin ko na po dito ha, dahil ako po ay pupunta pa sa high school. At after nun ay kami ay yun. Thank you so much. Ayun na nga po guys, tapos na kami dito sa bahay pare, Candaba, Pampanga, elementary school. So ngayon ay pupunta na kami sa Pasig, Candaba, Pampanga. Doon naman po yung National High School. Doon naman kami mamimigay ng mga survey or questionnaires natin para naman doon sa mga estudyanteng mapipili nila na matutulungan. Talaga pong sa tingin niyo ay hirap na hirap, yung talagang kailangan
yung lima kong yun, ay isa lang po talaga yung kukuhanin. Kasi yun nga po unang nabanggit, isa lang po kadus. At hindi isa na lang? Isa na lang ang pipilihin namin. Oh, ay, hindi po. Kasi ganito po, sir, na at na. Kasi kung isa lang po yung pipiliin nyo, kasi ang gusto nga rin po, syempre, makikita or ma-i-interview din nila yung mismo tao. Kung halimbawa po ang mapipili ninyo, ay, halimbawa po sa lima, kasi gusto din po yung parang i-ocular po ba? I-visit din yung bata. Opo. So, dun sa limang yon pipili lang po ng isa talaga. So, meron po akong dala dito, yun nga po, yung parang survey, ano lang, na... Oo, kasi bigay mo na lang sa amin yung proseso ang ini-expect niya na ano, parang qualification ng bata. Tapos, kami na ang mag-QS. Ganito po, pwede rin po kasing, ano, pwede rin kasing... Gusto ko yun kasi nilalabas ko na yung sarili. Sila na ang bakalam. Sila na ang bakalam. Tsaka, okay yan ang putang fight. Okay yan naman. Ayun, hindi ko po masasabi. Sa lima po kasi, yun nga po. Kasi unang-unan niyo po kausapin is... Baka kapita nila talagang ligdig yung iba. Pero kung ano si Rino. So, hindi po natin masasabi ano sa nakasit sa kanya na isa kada school. So, yun nga po. 30 po kasi. Actually, naong 20. So, ngayon, may 15 na elementary. So, ngayon, sige, gawin mo 15 ang high school. Para at least, ano naman. Ngayon, kung hindi po kasi, since tanda pa nga po yung pinaka-main, ano niya talaga, priority. Eh, kung sa elementary po tayo kami magdadagdag, or ano, hindi pa po yun na ngayon, yung sa limang yun, syempre, unang-una nyo kung makausapin dun is yung parents kasi. So, yung sa parents, sa kanila nyo na po babanggitin na kayo ay, ano lang, parang candidate na mabigyan or mapili, baka sakali kayo o mapili. So, sa una pa lang, alam na nila na pwede kong mapili sila or pwede hindi. So, hindi po. So, hindi po sila maaasa na ako na yan. Kasi lima kami, kami lima na yan. So, yan lang. Sa unang pag-uusap nyo pa lang po, alam na nila na isa lang po talaga yung pupukuhanin. Bali kasi yun, ma'am, ay hindi, kung maging successful namin or hindi, wala pong kukunin si Ninong, si Ninang, wala pong kukunin na, oh, naging kumita ka na, ibalik mo na ibalik sa akin. Hindi po, yun po ay talagang bigay, tulong po talaga niya na makatulong talaga siya sa mga... Ngayon pa lang talaga nga po, maswerte kung sino na lang. Ayan, nakita niyo na yung video ng nagpunta kami doon sa ano school mismo. At nakamotor kasi kami ni Avery. Meron pa kasi kami pinuntahan after doon. At yun na nga, eto, bubuksan ko na yung, unahin ko muna yun sa elementary. Eto yun. Unahin ko muna. Sa kanila kasi muna ako nakipag-meet. Una, nakipag-meet muna ako sa elementary and then after doon sa high school naman. Siyempre, nagsimba na rin kami kay Apo. Actually, yun naman talaga yung talagang purpose namin kung ba't kami pupunta doon. Dahil yun nga, magpapasalamat tayo sa lahat ng blessings na natatanggap natin. Huwag tayong makakalimot. Diba? Dahil siya ang nagbigay sa atin ng kung anong meron tayo ngayon. At kung kaya nating i-share, i-share natin. Diba? Ayan. Ito walang picture. Wala siyang picture na naka-attach. Pero ito na nga siya. Katulad nito ay Visal Santo Niño Candaba Pampanga. Ayan. Ito na yung sample natin. Mukhang medyo mahaba yung sagot nung isa. Kaya may extra paper siya. Ayan. Ito lahat siya. Okay. Yun nga. Pipicturan ko siya isa-isa para maipadala natin. Ito katulad nito oh. Kasi meron kaming question na yung kung ano yung pinagkaabalahan nila during nung pandemic, tapos yan kung bakit ikaw ang gusto mong mapili na matulungan, at ano yung gusto mong maging kung makatapos ka ng pag-aaral mo, yun yung para sa estudyante, at magbigay ka ng kaunting kwento ng iyong buhay kasi syempre diba, parang dito makikilala mo na rin sila isa-isa. So ito lahat, babasahin namin to para parang nandun ka na sa sitwasyon nila, diba ito ang dami oh, oh diba. Oh, 'di ba? Nag-effort talaga siya. Kasi pag nakapili kami dito, pupuntahan namin kasi yung bahay. Pupuntahan namin talaga sila sa bahay. Dahil syempre para makita natin yung kung anong estado talaga nila sa buhay, kung anong pinagdadaanan nila, 'di ba? Ito may picture. Parang meron akong may picture na nakita. Ayan, ano. Yeah, meron silang picture. So ngayon pa lang, medyo naiyak na ako. Wait
wait lang. Medyo madrama, no? Sa totoo lang po, hindi po ito yung first time na tumulong kami sa tao. Ito kasi talaga may, ano talaga to ha? I mean, sponsor talaga to. Wala akong inilabas na kahit ano dito. Dahil talaga to, lahat kay Ninong Rading Eric Mendoza at saka kay Ninang Glenda. Yun talaga yun, lahat, full lahat ng budget sa kanila talaga. Wala kaming ilalabas ni Avril dito na budget para pantulong. Ang may tutulong lang talaga namin is, kami yung magpupunta, kami yung magpa-process ng lahat, kami... Yan. So, ito, lahat ng questionnaires kami, lahat yan, amin, yun lang. Pero yung financial po, hindi, no? So, ito yung pinakang talagang ayaw ko kasi one time kasi, meron, kasi parang pagka, medyo mababaw kasi yung ano ko, yung luha ko, parang dito na kagad lalabas na lang, no? Yun na nga. Pagka natulong kami, yun, hindi ko siya maipakita din dahil lagi po ako naiyak. Kaya yung mga, ito, hindi ko pa po nababasa. Nakita ko lang yung picture, naiyak na ako. So, yan. So, ito pa lang po yan, elementary. Cut na natin yun, no? Buksan na natin yung high school para siguro mag-ano ko. Wait lang. Yan. Naiyak talaga ako. Totoo po. Kaya pag ganun, hindi ako makapag... Kung baga, hindi ako makapag-vlog na natulong kami. Lalo na din sa mga nakikita namin sa kalsada. Naku, hindi ko talaga siya kaya. Kasi iiyak ko na lang ng iiyak yun. Tapos hirap na hirap pa naman ako magsalita pag din naiyak na ako. Yun, sobrang hirap na hirap na ako. At eto naman po yung... Teka, sakit sa lalamunan. Medyo mahaba po yung video, ha. Kasi ano talaga. Eto talaga yun. Eto naman yung from... ayan, candidates for scholarship, Grand Candaba, Pampanga. Ito naman yung sa mga high school. Ayan, medyo ano, mamula-mula tuloy ang ilong natin. So, eto, i-open ko lang siya. Itignan ko lang din. So, eto, yan, medyo ano sila, nakaganito na sila, oh. Meron na siyang nakasulat na kung saan siguro yung school niya. Katulad nito, candidates for scholarship, Grand Pasig National High School, Pasig Candaba, Pampanga. Ayan, di ba? Ay, ayoko talaga, hindi po talaga ako pala video pagka yung ganito. Lalo makikita namin sa kalsada, talagang naku, hindi na ako makausap ni Avril talaga pag ganyan. Nag-iiyak na ako. Pagka may inabutan siya, nasa loob ako ng sasakyan, yun, mag-aabot siya ng tulong. Ako, nag-iiyak na ako sa loob. Kahit hindi ko nakakausap, talaga hindi po ako nakikipag-usap pag ganun. Kasi iyak na ako ng iyak. Ganun lang. Senior ko lang din. Ano? Tapos eto naman, Talang High School. Eto yung mga ano, ito yung mga school na. Ta? At eto na naman, magbubukas na naman po ako ng isang, ano, diba? Hindi ko muna ipapakita. Basta may picture na siyang kasama. Tapos ayan na rin yung parang bahay nila. Ayan. Diba? So, ilan to? Babasahin ko. Sigurado na luhaan at baka isang buong tissue yung maubos ko dahil sigurado iiyak ko talaga ito ng iiyak. Yan. Babasahin na talaga namin ito lahat and then ipapadala namin sa Amerika. I mean, i-scan ko then papadala ko na lang kay Ninong tsaka kay Ninang. Diba? Para nga sila rin naman yung pipili. Hindi naman ako yung magde-decide kung sino. Pero isa rin ako syempre sa makikibasa nito dahil para rin may mga suggestion, mga ganon. At yan nga, sila Ninong at si Ninang pa rin yung final na magde-decide kung sino talaga yung mabibigyan ng kumbaga tulong. At sana doon sa mapipili, pagyamanin ninyo yung inyong matatanggap. At least, 'di ba? Napakalaking tulong na rin ito dahil talaga makakatulong 'to. Kung talagang pagyayamanin niyo 'yun, 'di ba? I mean, kung papalaguin ninyo yung matatanggap ninyo, 'di makakatulong sa inyo 'yun hanggang sa makatapos kayo, makagraduate kayo. At sa susunod, eh 'di baka kayo naman yung tutulong na katulad ng ginagawa namin ngayon. Ano? So, 'yun lang muna guys sa ngayon dahil medyo marami-rami ito na aming babasahin at marami-rami akong luhang mailalabas dito. Yun lang ang sigurado ako. So, ayun lang guys, no? Ito lang muna siya. Ito. Yeah. So, yun lang muna sa ngayon guys at nagpapasalamat muna ako si Ninong Rading or Eric Mendoza
and Ninang Glenda Mendoza dahil wala silang sawang tumulong sa mga kapwa-tao nila. Dahil sila talaga, binabalik talaga nila kung ano yung mga blessings na natatanggap nila sa ngayon. Dahil talagang pinaghirapan nila kung anong meron sila ngayon. At syempre sa tulong na rin, sa pananampalatayan nila kay Apo, talagang binigay sa kanila kung ano man ang hilingin nila. At ngayon, ibinabalik lang nila sa kapwa din nila yung mga natatanggap nila. At sana ganun din tayo, or ganun din kami, ganun din kayo, na kung meron tayong mga extra dito, di ba, extra income, or I mean extra money na pwede natin itulong kahit maliit na bagay ito para sa atin. Eh napakalaking bagay naman ito dun sa mga taong matutulungan natin, di ba? Kaya lang din namin ginawa ng video to is para lang din ma-inspired o ma-share namin kung ano yung nangyayari sa amin. At one day, kayo naman yung tutulong sa mga taong nangangailangan, di ba? So, yun lang guys, and thank you sa inyong lahat dahil sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, eh lagi kayong nandiyan. At yun nga, nagpapasalamat kami sa mga subscribers namin dahil yun nga, dire-diretso, pataas ng pataas yung subscribers namin. Ano? At kayo ang talagang inspirasyon na rin namin sa ngayon talaga. Siyempre, doon sa mga bago pa lang sa channel namin at hindi pa nakasubscribe, please subscribe po sa aming YouTube channel. And please click the bell button para lagi kayong ma-notify sa mga upcoming videos na ma-upload namin. No? So, yun lang guys. Thank you so much. Ingat. God bless. Thank you.